Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotions sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng taliwanagan ni Bandera Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at magbabantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Hinggil sa issue ng revocation or cancellations ng CLOA o issue ng CLOA. Issue ang ating pamahalaan ngayon from DAR na nagka-cancel o revoke ng CLOA ng, na nauuwi sa marahas na demolition at reoccupations ng certain na gustong magmay-ari ng mga lupain. Nakinan sila ang CLOA. Particular na update ngayon ay itong atik doon sa Boracay. Yung kanilang ancestral lands na ipinigay pa ng CLOA sa Iloilo at itong mga taga-Angeles Pampanga, yung mga nakaraan din natin tinakel. Hinggil dito sa naribok na CLOA, nagkakaroon ng maras na demolition doon. So, yan yung ating lumayan topic ngayon na yung issue na nagkakaroon ng mga cancellation and revocation of law. Latest nga yung sa Pampanga, nagkaroon ng marasa demolition ngayon sa atin naman, sa Boracay. So, nagiging ano ngayon na nag-revoke yung ating Department of Agrarian Reform sa pagpapatupad ng CARB na nagkakasila-sila ng mga CLOA nga. So, ang issue ngayon ito ay hindi mabuting pamamahala from DAR at dapat ito ay bigyan ng pansin ng ating Administrasyon Marcos at maging ng ating Senado at Kongreso. Even though na ilan pa itong latest issue, subalit maraming napiperwisyong mga pamilya at tao na maaaring naisa publiko na nakansila ang CLOA, particular ng updates ngayon na dalawang issue, pero may mga sa tingin natin mayroong mga hindi pa naisa publiko or maaaring naisa publiko na kinakansel yung CLOA na yan. So ngayon ay yung Department of Agrarian Reform ay dapat na magkaroon ng matibay na pag-issue ng CLOA sa mga beneficiary nito at hindi basta na lamang nila kinakansela at hindi basta iilang pamilya ang apektado kundi marami. At kahit ilang family pa yan ay hindi mahusay ang pamamalakad na ganyan na igagrant tapos ikakansela na lalo kung na ang nabayaran na yung mga lupa. So yan yung ating sa pagpapatupad ng agrarian reform. So yung ating pamahalaan, so ito ay nakaka-apekto doon sa bagong Pilipinas at mabuting pamamahala na kung saan ay nagka-cancel sila nung CLOA. Instead, dapat nag-grant pa nga sila na mas marami pa na CLOA from the CARP na implementation. Either yung mga malalaking lupain, babawasan nila, bibigyan nila doon sa mga nangangailangan, farmland. So ngayon naka-cancel na. At ano ba yung grounds for cancellation? Sa ating nababasa doon sa ground of cancellation ng CLOA, masyadong hindi maganda yung kanilang paglalagay ng grounds. Kasi nakalagay doon sa ilang grounds yan. Bakit na halimbawa, bakit pa nila, saka pa nila malalaman na yung isang lupa ay hindi for farmland matapos na nila may issue. So bago mo mai-issue yung land, halimbawa na i-issue mo ng CLOA, binabayaran na, alam mo na farmland yan, kaya mo na-issue ng CLOA. Hindi pa naroon siya sa application na tinitirahan mo o gina-cultivate mo na, nasa application ka pa lang para may bigay yung CLOA. So maaari hindi ibigay dahil kasi nga hindi farmland. Pero kung naka-issue na, dapat walang bawian yun kasi na-analyze mo na yung area, farmland yun, kaya ibigay yung CLOA. Pero bandang uli, yung kagaya ng issue doon sa Pampanga, tapos ngayon doon sa ATI, ancestral domain pa, kinakansila nila ngayon. Hindi na raw farmland yun. Hindi under application yun, kundi na-i-grant na sa kanila. So, yan ang isang mabigat yun. Kaya dapat yan ay yung darbigyan na mahusay mo panuntunan yan, yung ilang pagpapagpapad. Na hindi basta-basta ikakansila yan, dapat ang cancellation yan
masyadong maraming ano, kumbaga man yung cancellation, bibigyan lang nila ng ground. Halimbawa, lalo na, bakit yan napunta doon, salimbawa, sa isang developers. Bigla mong kinansel dito sa mga taong to, paano napunta doon sa developers? Halimbawa, ganun. Or kang yun lupa dati ang binigay ng NOAA, sa pamahalaan ba yan o yan ay kinuha ng pamahalaan sa isang malaking lupain, isang sendero. So binawasan niya, ginawa niya NOAA. Binigyan niya ng NOAA, pinamahagi niya doon sa mga nangangailangan na lupa. So, pagdating ng ilang panahon, wala na, binabawi na, naka-award na doon sa iba. So, ano yung mga proseso na ganyan na dapat yan ay iniimbestiga na tinitingnan mabuti yung ginagawa ng quarry. Kasi hindi maganda yung nakikita natin na hakbangin ang pamamahala ng Department of Agrarian Reform. Which, hindi ito nakatutulong sa poverty alleviation, hindi ito nakatutulong doon sa sustainable na pamumuhay ng mga tao. Kasi, pinagulong mo yung pamumuhay ng mga tao. Tapos, kagaya ng issue doon sa magkakaroon na lamang sila ng relokasyon o hahatiin yung bibigyan na lamang sila ng kabuhayan. Which is na yung mga lupa na hindi raw na farmland. Which na binabinayaran na nila na ibigay na sa kanila. So, dapat yun ay kanilang hindi na dapat babawiin pa. Kung ilang proseso, yun ang gawin para maibigay sa kanila yung mga lupa na yun. Kasi hindi nagiging mahusay yung ganyang klase na pumamahala na hindi mo tinutulungan yung mga tao na ang ating basa na umunlad. Kasi iba yung gusto mong paunla rin. Yung mga tao na yun, na nakatira doon, existing na nabigyan mo klowa, malaking bagay yan para mapaulad mo yung bansa. Pero kung gaganunin mo sila, you're putting down the economic yung pagbibigay mo ng karapatan at pamumuhay sa lipunan ng Pilipino, nag-equal. Ilan yung nabibigyan at yung may mga halimbawa developers, may malaking kakayanan. It's unfair, di ba? Napaka-unfair kung ganun yung mangyayari. So, hindi ito nakatutulong para may angat mo yung lipunan ng Pilipino na magpamuhay na maayos, mabigyan mo ng trabaho, di ba? So, yan ang mabigat yung kapag naka-award na, tapos ay babawiin pa. So, magbigay naman ko sa inyo panuntunan yung dar para walang bawian na basta-basta. Kasi, naibigay mo na yan eh. Hindi mo na po pwedeng babawiin pa yan. Kasi nga, yan ay kaya mo na i-award yan. Kasi kung ikakapira mo, kasi hindi na siya farmland. Kaya mo ibigay yan kasi farmland eh. Kaya na-issue na, di ba? Tapos biglang, hindi pala siya farmland. Ano pala siya? For housing lang muna. Di ba? So, mag-iusapin niya, DSSUD. Kasi kung farmland, kasi mas malaki-laki kesa doon sa pabahay program. Isa pa, halimbawa, yung pabahay program, isipin mo ha, yung pabahay program, magtatayo ang gobyerno ng pabahay, babayaran ng mga tao yun, yung bahay lupa, kapatid. Samantalang yung mga lupa na yun, ay hindi wala nang na-award yung lupa, nagtayo na yung mga tao ng bahay nila, binayaran na yung lupa, tapos gaganon na yung inilipat mo ngayon. Tapos mapapalipat ka ngayon doon sa DSSUD. Hindi na sila magtatayo ng bahay. Bibigay. Ano, nakalipat na yun eh. So, ang gagawin ngayon ay ipopulse na lang yung paglilipat ng lupa sa kanila. Either clove man o hindi yan, dapat i-fix out. Hindi na dapat tatanggalin pa sa kanila. So, yan dapat yung solusyonan ng ating gobyerno ng pakialaman siya ng Senado, Kongreso at ng ating Pangulo. Tapos mag-issue siya ng EO para dyan sa ganyang klase ng mga hindi maganda pamahala na nakikita natin sa ginagawa ng DAR. Kasi nagkaroon ng hindi magandang resulta yung kanilang pagbibigay doon sa isang developers. Lalo na ngayon, may ispa doon sa Boracay, doon sa ate. So yun ay lalo na ngayon, ang ating Pangulo yata ng dati, siya nang hamahawak ng Department of Agriculture. Tapos parang dagok sa kanya, ginaganon ngayon yung mga ini-issue nila ng NOAA, biglang nawawala dito sa developers. So dapat may investigation. So, investigahan ng Senado at Kongreso yung issue yan ng revocation ng NOAA ng DAR, at hindi dapat ba sa ito nare-revoke ng DAR, lalo na bayad na kagaya ng mga yung issue latest ngayon na nakansila ang NOAA mula sa atin sa Boracay at sa mga residente ng Angeles, Pampanga doon sa Barangay Anonas. So, ibig sabihin, naka-issue na, binabayaran na, napapakinabangan na, biglang nga ano yun. So, yan ba
paano mo ba tutulungan na mabigay yung karapatan ng mga tao sa ganung gagawin mo, di ba? O, tapos sasabihin, ang gagawin mo, may alternative naman kasi na ganito. Eh, doon ako maayos yung mga tao eh. Nagawa ka pa ng mga, para ibigay mo lang doon sa isang developer. So, kailangan may investigation. Kailangan makita ang lahat ng bawat anggulo dyan. So, ang human rights promotions ay maraming sumusuporta sa muting pamahala, patas, mercy, at karapatang pandang. As issue ito ng revocations and cancellations na CLOA na dapat ay nanggar ay ating isinasaboses ang hindi patas na hakbangin na ito. Nanggar na imbestigahan ng Senado ito at ng Kongreso. At pakialaman din ito ng ating Pangulo Marcos. Ito ang kanilang gawain ito o hakbangin ito. Ating boss din, sadar, na kanilang limiing mabuti ang kanilang desisyon at huwag nilang kansilahin ang mga CLOA na mga napagbigyan nito yung mga beneficiary dahil opresyon ito sa mga taong nakikinabang na dito at umasa doon sa mahusay na pamamahala ng ating pamahalaan. So sana ito ay imbestigahan ng ating pamahalaan, Kongreso, Senado, at sana yun ang makialam, hindi lang yung Commission on Human Rights para doon sa karapatan nila. Mag-isa yung Commission on Human Rights doon sa Senado, Kongreso, in investigation para malaman kung ano yung ginagawa para mag-issue man sila ng magkas para dyan sa pag-issue ng CLOA at kung paano ang dapat gawin na grounds ng DAR. Kasi yung DAR, hindi maganda yung kanilang, nakikita natin yung kanilang kung paano kakansin, hindi maganda. Kasi lalo, napaka-unfair din natin mo ha, napaka-unfair nung, halimbawa katwiran, na-analyze mo na na farmland, i-issue mo dun sa mga tao, babayaran nila ngayon, bayad na. In the future, bigla kakansilahin kasi na-analyze namin hindi na pala farmland. Di ba? Unfair. Napaka-unfair at bakit ganun? Di ba? So, malinaw agad na mayroong problema. So, iimbestigahan kung ito ay maaaring mayroong palakasan, mayroong korupsyon, mayroong abuso para makansilay yun at maibigay yun sa ibang mga developers. No, titingnan mabuti. Ano ba yung pag-aaring pamanan dati yan? Undercap, kinuha yan sa mga mayaman, para maraming lupa. Diba, meron silang 100 hectares, binubasan mo 7 hectares, binigay mo doon sa mahihirap. Diba, under CLOA, Nandar, Comprehensive Land Program. Tapos biglang mawawala. Diba, biglang na-issue ngayon, nandun na sa developer. Diba? Tapos yung palang developer na yung pag-aari nito, halimbawa mga nakaral, etc. etc. So, saan titira ang mga taong ito mula ati at mga na-demolish sa mga sa Angeles na inaasahan ang pagkakawanggawa ng pamahalaan sa CLOA? Hindi dapat nang aati ang ating pamahalaan mula dun sa DAR. So, parang nakikita ng isang opresyon pang aapi ito at ito ay hindi magandang hakbangin ng ating pamahalaan. Kaya ganun pa lamang at maaaring in the near future yung mga na-issuehan yan ay magkakaproblema sila dahil dyan sa ganyang klase ng mga hakbangin ng DAR. So ngayon yung ating pamahalaan under yung president natin, gawin niya na mabuti yung ng DAR, yung kanilang panuntunan doon kung paano mag-issue at yung cancellation. Kasi nga hindi maganda yung cancellation steps nila. Kasi na yung gaya nabanggit natin kanina, hindi maganda yun. So, kaya dapat sana ito ay maimistigan mabuti ng Kongreso. Sana pakilaman nila yan. So, sa gabay ng Banal, maliwanagan kayo at kayo yung magabayan ni Banal Santa Maria at mamahala kayo ng mabuting dito sa isyo ito. Lalo na yung DAR. Huwag kayo ay mamahala ng mabuti sa inyong ginagawa na yan, maliwanagan kayo. So, sana maghimala ng mabuti ang Banal Santa Maria para tumalima kayo hindi dito sa mga isyong ito. Kasi ito ay para sa karapatan ng mga tao at yan na may ibibigay na pamahalaan. Pero ano nangyari? Ganun, di ba? Kaya nga nabigay ng CLOA. So, instead of developing, dapat tulungan pa nga doon sa kanilang pagpapalagulong lupa ang binigay, tanggalin pa. Muli, naway hindi pabayaan ng ating Pangulong Marcos sa Senado ang pangatong ito nang nangyari sa mga ati at mga nag-Angeles Barangay Anonas, Pampanga. Hindi lamang sila. Sana imbestigahan at maresolba ang yung pagkakansila ng CLOA ng DAR. Sana walang palakasan dito at korupsyon at pang-abuso sa kansilasyong ito. At na ay wala nang ganyan sa mga susunod pang araw na kakansilahin yung mga CLOA. So sana walang mga pamilya
lalo na napakarami ang maapekto nila kasi ninyo pulowa. So, tingnan mabuti at resolve ng mabuti para hindi ganyan yung nagiging issue ng pulowa na nagkakaroon ng problema yung nabibigyan at na nauwi doon sa cancellation. Tapos, ano ba yung isasabihin na hindi mo naman kinukultivate. So, dapat yung ano, hindi ka ba sa kakancel ka ba na kasi hindi mo kulit, tutulungan mo para i-cultivate niya yun. Mara mo, wala ng pera yun, kaya hindi mo cultivate. Maraming dahilan, di ba? Unless, ipagbibili na, hindi mo basta pwede ipagbili ka 10 years pa. Di ba? Kung tutusin nga dapat, yun ay mawawala yung loan sa isang may-ari unless na deceased na yung tao. O wala nang din, wala nang mamay-ari. So, kukunin yun yung biyerno, bibigay sa iba. Ganun lang dapat ang maging proseso nun. Kung tutusin nga, hindi dapat ipagbili yung proseso. Pero, after 10 years, saka lang yung ganun. So, maaaring o kaya halimbawa, ayaw nila yung problem, gusto nila, palit na lang nila doon sa isang pabahay at bigyan sila ng puno na magkasari-sari na lang sila. Halimbawa, gagandunin ng isang may-ari, kung nakatayo na yung bahay mo, di doon ka na lang masari-sari. Kaya lang, hindi pwede kasi nga farmland nga siya. So, yun ang gagawin mo ron para doon sa iyong kalupanin. Or else, ito ay talagang kung maaaring halimbawa sa in the near future ay babaguhin na yung ano ay mariruting dapat sa kanila kasi kanila na yun eh. Hindi na po pwedeng anu-anuhin pa yun. Or else gagawa sila ng ibang alternatibong transfer o ng property sa kanila. So, sinusuportahan naman natin ang nais ng Pangulong Marcos sa pabahay program nito kagaya ng DHSUD, planado program at iba't ibang programa. Ang DSUD na mabigyan ng pabahay ang lahat ng Pilipino na kailangan ng pabahay. So ating sinusuportahan yung DSUD sa kanyang pabahay program. At sana yung Pangulo ay magkaroon ng mahusay na kanyang ano, na kanyang pamamahala doon sa land reform o diyan sa CARP, Comprehensive Agrarian Reform Program. So sa pinamamahala ng so dapat hindi lang doon sa DSUD siya mag-focus na bibigyan ng pabahay. Pati rin yan yung pagbibigyan ng lupa at kasama na rin siyempre yung bahay nila ron na kanilang kinukultivate yun. So, kaya dapat sana yung Pangulo, hindi lang yung sa pagbibigay ng food under Department of Agriculture, pati na rin yung usapin ng kalupaan ay may mahusay siyang programa, yung binibili ngayon ng CLOA. So, meron na siya na nabigyan ng CLOA, pero ngayon, naging batik ngayon yung cancellation na ginagawa nun. Dapat tingnan mabuti yun para hindi maging surot yan doon sa kanyang administrasyon na mayroong ganun, di ba? Kulawa pa naman, di ba? Na hindi basta-basta tumirik doon sa isang lugar na nandun pa lang sa proseso nung kung paano bibigay sa kanila yung lupa. Kaya lang, yung ganun mga bagay, mabigat din. Kaya na kailangan mayroong, na ano ba, yung may bibigay na ano ba, isang lugar, puro squatter area. So ngayon, nung gagawin ng DSSUD, wala ng pabahay, tenement, i-relocate. Hindi, ilang mga problema, wala mga lupa. Pero yung meron ka ng lupa, magbigat yun. Kasi part of the development, nagbigay mo yung karapatan doon sa lupa. Pero kung ganyan, babawiin mo pa, naku, problema malaki yan. Hindi ka nagpapaundan doon. Nangaapi ka ng tao. Kasi ang mangyayari sa ibang tao mo, bibigay yung kaunlaran. Tinatama sana yung mga tao ito. So yung mga mayayaman na mayroong developer, yung pag-interesan nyo yung mga klowa, pag-interesan nyo yung mga lupang dapat yung mabibili nyo na hindi aagawin nyo sa mga tao. Diba? So dapat dun sa ibang ano kayo dyan. Pero kung ganyan ang gagawin nyo, mamali yun. So sana maliwanag ako kayo ni Balang Santa Maria, mabuhay kayo na maayos bilang kapitalista. At hindi yung ganyan, haapihin nyo yung mga tao kung ganyan may mga ganyang usapin. Diba? Halimbawa, kung kayo makakaapi. Na ganun, na mangyayari pa ang gagawin nyo. So muli sa pagpapalaya ng Panginoon sa Kristo sa sangkatauhan, sa evilness at mga pagkakasala partikular sa mga abusado sa paman ng mga api at opres ng kapwa mula kalupaan at ikabubuhay lalo na sa mga mananakop na naway patuloy na mapalaya ang lahat sa mga evil doers kagaya sa ating bansa. So, naway magsisi at magbago na ang mga api at abuso upang sila ay patawarin ng Panginoon Diyos mula sa ating Panginoon sa Kristo at hindi parusahan sa itinakda ng Diyos at sa huwain sa pwersa ng namumuhay na ito.
So yun, sana kayo ay maniwanagan, kayo ay patuloy na sana yung pagpapalaya ng Panginoon Diyos sa atin, yung pagpatawad, magbago, at hindi magpatuloy doon sa kabalbalan ng buhay. Diba? Kapakabuso doon. So magbago kayo, mamuhay kayo ng maayos. So papatawarin kayo ng Diyos. Kung hindi kayo naniniwala, maniwala kayo. Sapagkat dating yung panahon, kayo ay mapaparusahan sa itinakda ng Diyos. Hindi lang doon, pati sa panahon ito, maaari kayong mapahamak dahil sa ginagawa ninyo na pangapi. Lalo na kung kayo ay nakaupo sa pamahalaan. So yun naman ang problema doon. So maniwanagan ng ating banal na Santa Maria ang Pangulo Marcos at Senado at Kongreso at DAR at buong pamahalaan at maging Korte o Court of Appeals. O esi, man yan at inyong pairani na mabuti at makatarungan sa isyo nito ng pangapi sa lupa. Gayun din, ito mga ligulante na nais agawin ng lupang tinatamasa ngayon na mga binipensaryo at magpakabuti at huwag mga pi. So sana ay ang maliwanagan nga ng Banda Santa Maria ng ating Pangulo Marcos, Sinagda, yung sa Pangulo Marcos bilang ano, Pangulo. So pakilaman niya yan dahil sa may mga isyo nga ganun at para hindi natutuloy at magkaroon siya ng mausay na pamamahala sa lahat at particular yung sa kalupaan na naging isyo ngayon. Yan, pag-ibayuhin niya yung kanyang programa. So ngayon, pakialaman niya itong nangyayaring ito na mayroong problema. Diba? So tapos, ay yung Senado at Kongreso, makialam din kasi may investigation sila na dapat doon. At yung ating Pangulo, kung mayroong, kung kailan mag-iwi siya ng EO o anumang order dyan para halimbawa doon sa DAR. Kasi mas maganda kasi, nais natin isa boses na pakialaman Senado at Kongreso para mabago yung programa ng DAR. Dahil nakakancel basta-basta yung CLOA. So ngayon dapat asan kung particular na pakikialaman nyo yung issue ng tanggalan ng CLOA, yung kabuuan ng pagbibigay ng CLOA, tingnan nyo mabuti yan. Kasi medyo may problema kagaya ng binitawan nating issue kanina. Paanong naibigay mo na tapos biglang ano, biglang babawiin mo kasi hindi na farmland siya, bakit? Sa loob ng 10 taon hindi na siya naging farmland. Bakit, ano ba nangyari? Gawa ba ng ano, climate change? So napakasakit doon sa mga tao na binayaran nila, kinukultivate na nila, babawiin pa, di ba? It's not a good governance, hindi magandang pumamahala at hindi magandang pagpapaunlad kung inapoy mo matakot, ibigay mo yung kaular sa ilan, sa iba, di ba? Para doon sa ilang mayroong mga may kaya, pupersay mo pa na para mga asong papaalisin mo ron. So kaya hindi maganda yung ganun. Kaya dapat, para maging mahusay yung pumamahala, maging mahusay yung CARP natin. So maging mahusay yung dapat gawin natin Pangulo at ng ating Senate Kongreso under the CARP program o yung ginagawa ng DAR. Particular issue yung CLOA at yung mga ginagawa at yung ganyan na pag nagdidemolish na dyan, hindi basta-basta dapat. Umaabot kasi ng pagdanak ng dugo. Pero namamatay, tama, kaguluhan. So yan, mahirap yun kasi yan ay hindi maganda sa pamahalaan, particular generalized natin. Ngayon, particular ngayon, ang inabot ng ginawa ng DAR, itong kay Pangulo Marcos. Kaya dapat sana pakialaman yun. Kasi hindi maganda sa kanyang administrasyon yun. Yun, di ba? Tapos sa Kongreso, Senado, ganun din, na may pakikilam sila. Tingnan nila kung mayroong corruption doon na ginagawa yun. Baka medyo nagkaka-focus-focus doon, kaya naibigay doon sa mga developers yan. Di ba? Lalo sa Boracay din. Eh, antrasal domain ng mga ano ron, ng mga ati ron. Tatanggal na mo sila ng lupa rin, matagal na nilang lo-cultivate yung lupa na yun. Kasi yun, pag-interesan talaga nila yun. Kasi, ano yun eh, pwedeng pagtayo ng resort yun. Kaya, baari, pag-interesan nila, gagawin nilang resort yung mga lugar na yun. Na, ang sila sa, pang resort lang to, hindi na ito farmland. Diba? Nandun ka sa area na, yung ilang area doon sa Boracay eh napagpipiknikan mga puro mga 5 star na mga ano kasi may kabila doon pag-aari ng mga ati under CLOA na kanina ang sinasaka ngayon eh hindi naman nakagumulo yun doon sa ano doon sa Boracay, di ba? So sana hindi ganoon. So yun tao sila at kung kayo man ay nalagay doon sa kalagayan, mahirap yun. Kung naging mahirap ka, di ba? So sana pa ulan rin itong bansang ito nang walang ano, nang patas. Hindi pa ako borte ilang mga kapitalista, negosyante, mayayaman. Yung mahirap, nagkakaproblema. Kaya nga mayroong CARP pa nga, kaya nga pinapatupad yung under CARP. So hindi pa rin napapatupad maayos yung CARP kung ganyan na may cancellation because of that problem. So dapat,
maging mahusay yung programa ng DAR regarding sa pamamahagi ng lupa. Di ba? Kung tutusin nga, ilang square meter ba dapat mayroon ang mga tao, bawat isa, na matatamasa natin under our rights. Di ba? Pag tumungtong ka ng 21 years old, kung tutusin, dapat ang isang tao, pag tumungtong ng 21 years old, nakagraduate ka na, eh, may trabaho ka na, entitled ka na, kapag pagkatapos mong maging regular, may entitled ka na, pwede ka nang bigyan ng gobyerno ng ano, pabahay mo, meron ka na. Kasi kung gusto mag-asawa, single ka, meron ka 200 square meter, bahay lupa, babayaran mo na lang under regular work mo, di ba? Wala ka simple yun eh. Kaya ano yung programa natin ng gobyerno ngayon dyan. So yun, so muli, ay maliwanagan ng Mother Mary ang bansa, na pamahalaan at mamamayang Pilipino at talimayan ng mabuting balita. Sa gayon, ang pamahalaan ay mamahala ng mabuting pamahala at matuwid at makatarungan at makatotohanan. At ang mamayan ay sumunod naman sa pamahalaan at nang makapamuhay tayo ng mapayapa, patas ayon sa karapatan at higit na ikaligtasang espiritual. Mula dito, yan. So, maliwanagan yung pamahalaan. Mamahala kayo ng mabuti, matuwid, makatarungan. Tugulin nyo karapatan ng tao. Yung mamayan, sumunod sa pamahalaan o gumawa ng krimen. Suportahan nyo karapatan ng tao o yung pamahalaan. Sa gayon, maging masagana at maging madali ang ating kaunlaran. At tayo ay, mula dyan, mayroon tayong kaligtasan sa spiritual hanggang sa pagtupad ng buong mabuting balita. So yun, magandang hapon sa inyo lahat na sana nakapagsabosan naman ang Human Rights Commission sa isyong ito ng hinggil sa karapatang pantao mula dito sa isyong ito ng kadupaan. Ayan. So magandang hapon sa inyo lahat. At sana yung ating pamahala, maroon kayong mahusay na pamahala hinggil dyan sa kadupaan o undercarp na ganyan. Lalo-lalo pa bahay. So sana sublatan na lahat yung DHS, yung gusto ng, ng ating Pangulong Marcos sa pabahay. Yan. At bigyan niya rin niya ang tunay ng pansin yung CARP para makapag- nasa DAR pa naman siya ngayon. Yan. So yan, kabayang kasalan ng Panginoon sa Kristo para magawa mo lahat ng yan. Magandang hapon sa inyo lahat. At God bless you all.